Coach Miranda Minor, ang crypto coach na inyong maaasahan. Coach Miranda Minor, sa cryptocurrency kayo'y gagabayan. Coach Miranda Minor, hangarin na lahat ay matulungan. Pagmamahal at culture of malasakit sa kanya'y mararamdaman. Maraming salamat guys, I love you 3000. This is the Global Miranda Minor Group, our home of Malisakit. This is the Global Miranda Minor Group, our home of the culture of Malisakit. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Ka Miranda. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Ka Miranda. This town's only one. Hello, hello, hello. Kamusta, kamusta? Good evening sa inyong lahat, Ka Miranda. Ayun, grabe, grabe, no? Napakagandang Lunes sa ating lahat. I think maraming nag-profit, ano? Ayun, no? May mga nag-chat dito, nag-profit na daw dun sa isang coin. Ano pa? Aba, nagulat ba yung iba? Si mentor nilang kasama ninyo ngayon. Ayun, actually kasi sila coach and sila mentor. Look, may mga important din silang inasikaso for now. So, for now, ayun muna. Si mentor nil muna ang inyong kapiling ngayong gabi. Okay, okay lang ba? Taypan nga kung okay lang. Si mentor nilang kasama nyo ngayon. Ayun, no? So marami tayong i-chart as much as possible, no? Gusto ko marami din tayong ma-chart tonight para naman mapakinabangan ninyo ang ating live for tonight. Reviewin natin yung mga ginawang move ng ating mga coins, especially si Bitcoin and then yung mga alts natin. And yun, feel free to request your favorite coins, mga coins na inaabangan ninyo. Shoutout ko muna itong mga nakikita ko na sa chat box na maiingay. Ayan. Hello, hello. Uy, andito din si Sir Brent, mga members natin to eh. Sila, Kuya Nino. Hello, hello. Shoutout. Tell me why. Hello. Yung mga hindi, yung mga... Ayun, sabi ni Sir Ace. Hello, shoutout Sir Ace. Kakabalik lang daw niya. Natagal din nawala. Yeah, welcome back. Nakapag-tipi niya sa tao, mentor. Ayun, congrats, congrats. Ayan, si Sir Donald. Hello, hello. Yonin Travels. Hello, shoutout sa inyong lahat. 158 viewers na tayo sa YouTube. So, sana, sana. No? Before tayo mag-umpisa no, sa ating charting and sa session natin ngayon, pasuyo naman. No? Please like, subscribe, and share. No? Share ninyo yung live na ito para mapanood din ng buong mundo no? Na marami maka-share tayo ng mga insights natin pagdating sa crypto space. Ayan, shout out sa ayun sila Sir Jules, hello Lem, hello. Sino ba may mga moderators tayo dito? Sir Dusty, Miss RC, Yonin Travels, Catherine Landicho, hello po. Ayan, ang dami ninyo, no? So welcome sa ating crypto tonight's live, okay? Watching from Aman Jordan. One week pa lang sa crypto trading. Nako. Welcome, no? Hopefully mag-enjoy ka.
And matuto ka sa iyong journey, ano? Shoutout kay Aquaman. Hello, Lem. Hello, Lem. And Kuz. Okay, so, kumusta naman ang inyong Lunes? May mga nag-profit ba? I believe, sabi-sabi, may free charting daw tayo sa Discord dahil mga ano natin, ah, mga may community members natin. Ah, kumusta naman ang charting natin dyan kanina umaga? Okay, na-chart nyo si Bitcoin, diba? So, bibisitahin natin ulit si Bitcoin ngayong gabi. Siguro, without further ado, I will share my screen and then jump na tayo sa ating live tonight. Okay, quick recap lang, quick community updates lang, no? Baka may kailangang makaalam nito, no? May mga ano din tayo, activities and mga promotions tayo for tonight, okay? O sige, share na tayo ng screen. Type 1 kung ready na. Listen to the midnight radio. We can drive through the night, sing along to the midnight. Alright, let's do this. Ayun. So, unahin natin sa mga hindi pa nakakaalam, as you know, di ba? Kaka-ano lang, 21st birthday lang ni Coach. Ay, 21st tuloy. 41st birthday ni Coach. With that said, meron siyang pa-birthday sa atin, sa mga community members natin. Ano yun? So, dito, as you can see sa my screen ni Mentor Nel. Teka, kita ba? Full screen natin. Kung hindi nyo pa alam, meron tayong ano ha, 40, meron tayong birthday, Coach Miranda Miner birthday sale. Okay? April 12 hanggang 16 na lang. So kung ikaw ay interested mag-invest sa yung crypto learning, parang yung mga may nag-chat dito kanina, bago pa lang daw siya, eh maganda, maano mo to, makonsider mo din ito. Okay? So as you know, itong mga courses kasi, structured learning yan, di ba? Para kang nag-enroll talaga sa isang university. May structured learning from beginners, intermediate, hanggang sa mag-mentoring ka na. Okay, you can screenshot, you can review this live. And then, yan, take advantage nyo yung ating sale for hanggang ngayon. And hanggang 16, okay? 12 a.m. hanggang 16. You can use your coupon codes ng mga mentors and yung mga admins natin, ano, tanungin nyo lang sila para magkaroon din kayo mga additional perks. No? Tanungin nyo lang yung mga mentor nyo. May mga bonus din yan sa inyo. Okay, so ito. Ngayon, kung naaalala ninyo, di ba, nag-live si Coach, hindi ako nagkakamali kahapon, kagabi. Di ba? Actually, tawag dito. All the weekend, di ba? Mapapansin nyo talaga, super, super love kayo ni Coach. Kaya, hindi man siya naka-live ngayon, eh, pagpasensya niya na. Bigay nyo na kay Coach yung Monday niya ngayon na talagang busy siya. Pero nag-live si Coach kagabi eh. Di ba? And then, kung napanood nyo to, ayan, meron siyang mga insights pagdating sa, as you can see here sa title ng live niya, Geopolitical Crisis and April Halving, Traders All Waiting to Buy the Best Dip. Yun na nga, ano kaya yung best dip, di ba? So, ayun, no? Kung hindi mo pa napapanood ito, team replay ka lang, no? Scroll mo lang yan sa mga live ni Coach Miranda sa YouTube na ito. Then, panoorin nyo po yan. Alright, pero for now, ayun, puntahan natin ang mga coins natin for tonight. Siguro, let's try to open CoinMarketCap and let's see the crypto prices tonight. Bisitahin natin yung top 15. So, yung Bitcoin, as you can see here, 66,000 siya ngayon. Hindi ako nagkakamali, 65 lang yan kanina. Ethereum, $3,237. $580 naman si BNB. Sol, $152. XRP, 0.5141. Kumusta ang XRP? Sino mga hodlers dyan ng XRP? Si Ton, $7.05. Doge, 0.1633. ADA, 0.4885. AVAX, 38.38. SHIB, 0.000234. BCH, 544.47. DAT, 7.14. TRX, 0.1147. $14.62 naman si LINK. 0.7452 naman si MATIC. And that's for our top 10, top 15. Coins for tonight. Ngayon,
Okay. Ngayon sa live natin na ito, actually meron si coach, meron ng mga mentors na gustong you know, gustong ma-highlight na skill ng isang trader, no? And we really ano no, na-observahan namin to itong skill na ito na super. And I think naman mag-a-agree kayo no sa skill na to na dapat matutunan especially ng isang trader. And ano yung skill na yon? The skill na I'm talking about is the skill of forward testing. Alam nyo ba yung forward testing? Balik nga muna ako saglit sa screen ko. Okay. Alam nyo ba yung forward testing? Sige nga, ano yung forward testing? Kung maalam dun sa ano na yon, terminology na yon. Oo, ano yung forward testing? In very simple explanation. Bibigyan ko ng, ang makakasagot, bibigyan ko ng very good. Very good. Ano? Sige nga. May makakasagot ba? So, ang forward testing, ayun, sabi ni Sir Renz, Cyril Eder. So, sir ba ito? Oh, tama. Sabi ni Renz, nababasa mo yung possible galaw in the future. Ayun, the ability to anticipate the best move of the coin. Predicting coin movement. Tama. No, tama kayo lahat. Rudy Baldwin, sabi ni Brett, hindi. Siyempre, iba yung panguhula sa pag-aanalisa. Diba? So, that's why yun yung nagseseparate sa isang trader at sa gambler. Diba? Sa trading, merong pag-TTA na tinatawag, merong science behind the moves. May mga patterns tayong inaaral. Hindi basta-basta talpak. Hula lang. No? So, yun. Ngayon, balik tayo sa ating chart. Ito, no? Ito yung best example na ma-share ko sa inyo. Kung hindi nyo alam kasi guys, no, meron tayong members live, no? So, kung members ka na, baka alam mo na to. And almost araw-araw natin ginagawa yan. Hindi lang namin ma-very step-by-step or maituturo ng step-by-step sa inyo kasi meron tayong time for that. Pero makikita ninyo yung power noon, nung forward testing. Okay? So, ito. Actually, ito, no, isa sa pinost ko kanina sa group natin kung nakita ninyo. Kita nyo ba ito? Pinost ni Mentor Nel. Ah, wait lang. Let me share the bigger part. Ayun. Okay. So, kanina, mamaya, after na ito, punta na tayo kay Bitcoin. No? Kanina, chinart natin si Bitcoin kaninang alas 10 ng umaga. And, actually, ito pa lang. No? Yung itsura ni Bitcoin noon. No? Dito kayo sa before. So nauntog siya doon and then ayun upon charting pinat natin yung support and resistance, binasa natin yung market structure. Ito yung naging forward test natin, no? Inanticipate natin na potentially mag-pullback muna si Bitcoin and eventually mag-bounce dito sa resistance na ito. Okay? And hopefully or technically kung tama, ayun, magtutuloy siya pataas. And what happened? Okay, I'm not sure kung ano na yung galaw ni Bitcoin ngayon. Puntahan natin mamaya. Pero, di ba, nangyari talaga. Di ba? That's the power of our system. No? That's the power of Coach Miranda Miner profitable system. No? You will have the ability to anticipate the most probable scenario at that moment. Di ba? So, tumaas nga. So, kung ikaw, may ganyan ka ng skill na tatansya mo na, somehow, ang mga next move, that's a valuable skill. Okay? Na makuha, ma-improve na isang trader. Congrats. Okay? So, yun. Ngayon, let's try to, jump na sa ating mga charts and bisitahin natin si Binibining Bitcoin. Ready na ba? Puntahan natin si Bitcoin. And then, yun, after ko siguro i-chart si Bitcoin, share lang kayo. Okay? Request lang kayo ng mga coins na gusto ninyong IPA chart. Alright. Sige. Shoutout, no, sa 300 viewers natin sa YouTube. Grabe, no? Hopefully, dumami pa yan. Shoutout po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayun. And, ayun, bago pala ako mag-share ng screen. Shoutout sa iyo, Mentor A3rd.
And shout out sa lahat ng mentors, no? The mentor either lang eh, kinukumusta natin dahil eh, ano natin yan, nakakamusta siya. Shout out niya yan si Mentor Ether. Balik ka na! Ayun, sige, jump na tayo sa ating chart. Umpisa natin kay Bitcoin. Alright, so as you know, na-chart to ni Coach, diba? And kanina sa live natin sa members, chart natin. So meron tayong mga tinitingnan or minomonitor, binabantayan na potential supports. Okay? And dalawa. Yung hindi natin muna, hindi ko muna kukunin yung mga super lalayo. Okay? Yung mga ano lang, mga potential move, potential supports lang this coming week or this coming day, no? Or this coming week. So dito on a basic Fibonacci perspective, meron tayong nakitang 382 area, no? Kung titingnan natin dito sa daily, mapapansin niyo. Ayun, doon, nandoon siya. 382 level, no? 60,300 plus area. Okay, kung ibabacktest nyo sa kaliwa, almost nandun siya sa range ng mga resistance before. Okay? And actually, meron din tayong inaay na potential support around this week, no? Kung mag-zoom in pa kasi tayo on a lower time frame, mapapansin ninyo, ayun, no? Merong week dito, no? And interesting yan, eh, no? Possible sumilip pa yung price dyan. Okay? And actually, binabantay natin tong area or zone na ito. Possible dyan sa zone na yan. Di man sumakto dito, maaring dito, or maari pa lumagpas ng konti. So, yan yung nakikita nating potential supports. Pero, currently, nag-make sense yung ito, yung equal low niya. Okay? Around 60,775. The question here, mentor, yan na ba yun? Yan na ba yung tinutukoy ni coach na buy the dip? No? Yung legit mapagkakatiwala ang support. Diba? So, yun ang critical dito. Kasi kung sa weekly, no, titingnan ninyo, diba? Nagpo-pullback siya. Before yan umangat, magtuloy-tuloy. Okay? At, yun nga, mag-profit tayo na malaki. Very critical yung support, eh. No, so kailangan nating abangan. Ngayon tingnan natin sa lower time frame ano ba yung mga ginagawa niya, yung mga possible potential moves ni Bitcoin. So dito sa daily, kung dito lang tayo magfo-focus, currently consolidating lang siya. 'Di ba? So medyo challenging yung galaw na. And after niya mag-bounce dito, 39 niyang umangat. Okay, 39 niyang umangat. And kung mapapansin niyo, actually yun yung ating na TA, 'di ba? Ini-expect natin na magtutuloy pa siya talaga pataas. So, ano ba yung bubong nito? Nasa bubong na ba yan, mentor? Ano ba yung mga potential resistance? So, ang resistance ko kasi kay Bitcoin is kinuha natin, pwede siyang around this area, you know? Yung kung basic support and resistances lang. Dating support, almost dating resistances, dating resistance. Yan, sa area na yan. Okay, kung i-validate natin ang Fibonacci, mapapansin natin na nasa area siya ng 618. No? Let's try to use this na lang. Yan, pero kung dito sa malaking fib, yun, almost doon din. Okay, almost around that area. Pero I will use this one for now. Okay? Kasi mapapansin nyo, ito, yun, yung 0.382, nag-make sense yan, eh. So, pinapuzzle-puzzle natin yung mga signals. So, yun. So, way back, ano ba yun? Teka, ba't may alert ako dito? Ayan dito, 'di ba? So dati pa lang support 'yon, tapos nag 382, nag-make sense kasi sa 382, eh. So we will use that fib. Okay. So ayan, ngayon approaching siya pataas. Ang tanong yun na ba 'yon, yung bubong niya. So for me hindi pa, eh, no? Possible pa siyang umangat, no? Pwede pa siyang umisang taas, either kung hindi man dito sumakto, maaring dito pa sa range na ito. Ayan. Okay? So let's try kulungin pa po natin. Pwedeng ito. Meron siya dito ang trend line. Pero ang critical kasi, wala tayong talagang resistance niya, eh, no? Hindi pa yan yung legit na resistance for me kasi I'm looking forward on this resistance or around this range, no? So ano yung pwede natin gawin, mentor, kay Bitcoin? So today or tonight until tomorrow, you can expect a potential, ano pa, no? Pwede pang itry ng mga buyers, mga nagbabuy long na trader na pataasin si Bitcoin.
considering wala pa siya sa bubong niya. Okay, and then on lower time frame naman, makikita nyo, meron siyang maliit na uptrend, di ba? Okay, so ang pwede netong gawin, or ang binabantayan ko sa kanya, is currently kasi nagpo-pullback siya, and meron tayo dito sa kanyang, let's try to look for the support. Baka kasi bumalik pa po dito eh. Okay, sa range na to. Range no, hindi rin super sexy ng coin, pero range. Actually, nandun na siya sa tip ng resistance, pero pwede ba kasing isang bumaba? Bumaba pa ng isa, no? Anong area ba yan? Currently, 2-3-6 siya, no? Pero dito lang sa maliit na Fibonacci. Oops. 0.5 area. And then 618 area. So pwede niyo abangan 'to, no, tong if ever man na umisang baba pa si Bitcoin. Okay? So, yeah, as you can see here. Mentor, di mo ba ibabounce 'yan? Hindi ko siya ibabounce kasi mayroon nangyaring breakdown eh. Ayun oh. Maari kasi umisang baba pa, no, gumanong pa. Okay, bago talaga tuloy ang umangat. Okay? So, yun, watch out nyo na lang si Bitcoin. Pero ngayon, tonight, abangan nyo tong area na to dito. Diyan sa area na yan. Either umisang baba pa yan. No? So, kung gusto mo naman mag-long talaga, medyo aggressive kung e-enter ka na kagad dito. And then, kung dito ka naman e-enter sa basag neto, medyo late na rin. So, better, bantayan mo na lang si Bitcoin and take advantage mo na lang yung ibang coins. Okay? Watch out mo na lang siya. Monitor mo lang. Pero wag mo munang i-trade. Alright? Sige. So, yun lang, no? Ngayon, waiting game kasi, ayun na, nag-bounce na eh. Ito yung na-chart natin, nag-bounce na. So, baka nag-profit na yung iba. Pero I think pwede pa siya umangat. Okay? So, yun lang naman. Monitor natin. Either umisang taas pa to. Kung hindi man dito, dito bago, sumideways, and then eventually, pwedeng bumaba. Okay, pwede pang bumaba yan. Kasi may ayun, ang dami mong nakaharang. May ano ka, may moving average ka dito, BB50 on our system. Meron pang resistances, meron ka pang trend line. So super daming hadlang sa inyong ano idea na long. So ingat-ingat muna for longs, lalo na kung swing trade or hold ang gusto mo. Okay? Sabi nga ni Coach, sana may isang baba pa. No, sana. So tingnan na lang natin saka tayo mag-react. So that's it. Ngayon, sige, I think we can move na dun sa mga request ninyo, no? Chart natin mabilis yung mga coins ninyo. Pasadahan natin para marami tayong ma-chart. Okay, sige. Sino mga request? Sino-sino ang mga request? Ang agap ni Kuya Ninyo, no? Tao daw. Sige, unahin natin si Tao, Lina, and Ena. Chart natin to. Chart natin lang, ano, quick chart lang, no, para mapasadahan natin din yung iba. And yung marami tayong makater na coins. So, sa Tao, sa Bunny, naging Tao. Oh, si Tao is interesting, no, kasi dito sa 4 hours, kanina na chart namin to eh. Sa 4 hours, in-anticipate namin na umisang baba pa. No, though konso siya, bam, 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 bam. Pero, dito meron siyang maliit na downtrend. Eto, hindi mo malaman kung mag-uptrend ba siya. Pero currently, nagpo-pullback kasi. Now, kung hinanap natin yung support niya, ayun, meron tayong inaabangan na 0.382 eh. Ang tanong, nandun na ba? Wala pa eh, di ba? So, maaaring magtuloy pa pababa. Ano, itry pa niya umisang baba. Considering, nasa ilalim na rin siya ng BB. Okay, indicators perspective, MACD, may lightning na din. Anong possible gawin yan, mentor? Possible, nagkaroon na siya ng reversal pattern dito. Kaya siya ng head and shoulder. So, congratulations sa mga nakapasok kay Tao. Ayan, no? Breakdown, boom! Pagka-break, nag-retest. Nako, ano kayong potential move na gagawin ni Tao? Saan siya nag-retest? Nag-retest siya sa 0.5 area. Okay? Ayun, no? Untog lang to, no? So, ako, ang nakikita ko dito, possible pang umisang baba.
si Tao. Considering may mga pattern din to, oh. Meron din siyang rectangle, triangle pattern. Iyan. So ang pinaka safe, pinaka magandang abangan dito kay Tao ngayon is try to look for a momentum setup here. Yun lang, no? Bilis lang na ano. Kung talagang bababa pa siya, wait ka ng mga momentum setup diyan, no? Kasi ball bumaba pa si Tao. Okay? So saan niya nag-support? Baka baka nasa 236 area lang 'yan ngayon. So actually wala nga eh, no? Wala siya sa talagang key level. Baka nandito lang siya sa maliliit na fib. Nandun lang siya nag-bounce sa basic SNR niya. So tingin ko bababa pa. Okay, abangan mo na lang si Tao. Kung breakout ka naman, try mong hanapan ng support. Bakit 'yan mag-break? Okay, may matibay na bang support? Kasi kung wala pa, medyo alanganin tagilid ng breakout buy long trade mo diyan. All right, watch out si Tao. Next tayo, Lina and Ena. Lina US. Okay. Lina USDT. Okay. Medyo I will use regular chart na lang, no, dito sa ano natin para ano lang for majority para hindi na kayo malito. So, si Lina currently nasa support. Doon siya sa support. And 'yun, no, currently na ano lang siya doon, nagre-react siya. So, considering a support siya way back January 8, 2024, so January, February. Multi-month support 'yan, so maaring ano, hindi 'yan basta-basta na mabutas, 'di ba? Matibay 'yan. Pwede. Maybe this week, no, kung talagang matibay ito, you can expect a potential green candle pa dito, no? Baka sakaling umisang taas pa siya. Okay, maybe this week, mga susunod na araw baka umangat pa konti. Okay, kung talagang matibay din kasi multi-month ano 'yan, support. Okay, kung bumaba pa, medyo malayo-layo na 'yung support natin. Okay. So 'yun. Ngayon, tingnan natin sa lower time frame, ano bang ginagawa na. So 'yun nga, tinatry niyang umangat. And ano natin, mabilis lang. So okay. If ever man umangat 'to, no, this week, let's try to look for the potential resistances. So may 236 tayo dito. Meron kang 382 dito, medyo malayo pero possible 'yan. Ayan, nakita nyo, dating support. Ayun, support. Yung 236 din, makes sense din. Support. So, yan yung abangan nyo ngayong potential bubong ni Lina. Currently, nandun na siya sa 236. So, maaring mauntog yan dyan. Ayun, nauntog na nga, diba? So, anong pwedeng abangan natin dito, mentor, pala kay Lina? Nauntog na kasi siya, so kung tingin mo aangat pa to, abangan mo na lang yung breakout dito. Okay, possible pa umangat. Pero we can say mga ano na to, scalping area na to kasi nasa apex na siya. All right? So, 'yun, no, medyo sideways pa siya. Wait ka na lang ng mas magagandang moves, no. Either so sideways and then mag-breakout, or kung tingin mo strong yung 236 na malaki, pwede yan mag-breakdown. Abangan mo na lang yung breakdown po dito sa boom dito. Okay? So use our system, lalo na kung ano ka na, maalam ka na sa ating setups. Okay, next tayo si Ena. TA natin si Ena. TA natin si Ena. So si Ena, I think nag-bounce sa 0.5. You know? Oh, 'di ba? 0.5. Ngayon, nung nag-bounce siya sa 0.5, umangat. Saan naman siya ngayon? Currently, approaching siya saan? Let's try to use this fib. 0.5 ulit. Diba? Kota si 0.5 zone, ah. So, normally, magkakaroon ng reaction yan. Pero, kung talagang strong ang ating mga buy long trader. As you can see, no, make sense din yung 618, ah. As you can see here, dati yung high. No? Tapos, yun, meron ding something doon. Obserbahan natin. Tingnan natin si Ena. Actually, meron bang breakout dito?
nagkaroon siya ng breakout due to this convergence, no? Alam niyo na yung term natin sa system natin diyan. The breakout. So, kung strong yung mga buyers natin, sinasalo siya ng ano natin, no? Moving average BB50. You can try to look for a potential. Alam niyo na yan. Okay, try to look for a potential setup dito ngayon kay ENA. No, interesting yung chart na ito ngayon kay ENA. All right, so yun yung long, no. Abangan niyo na lang yung potential breakout dito. Okay? Wag lang masyadong super layo ng TP kasi may 618 kay. Okay? Pero kung ikaw ay scalper, you can try to look for scalping dito, pero kung medyo super nipis, liit, wag na lang, wait ka na lang. What if mentor, ako ay short? Di matibay na yan, eh. Tingin ko yan na yung legit si 0.5 na. Okay? Kung tingin mo, yan yung legit na resistance. Ang pinaka-safe na shorting dito ay dito na lang. Hintay mo itong mabreak. Okay? Kasi madami ding nakaharang sa kanya, eh. Ano, dito nga, dami niya ding nakasupport. Ang daming support ngayon. You know? So, kung mag-sell short ka man dito, either mag-scalp ka na lang. Okay, pero ako ay mas maganda wait ka na lang ng breakouts, no, since strong yung ating buyers. Alright, sige, next tayo. Okay na si ENA. Next natin si OM USDT by Coach Crapin Printing. Tama ba? OM USDT. Obserbahan mabuti, no, abang nagcha-chart tayo, obserbahan niyo kung promising. Maganda, pwede ba i-trade yung coin para naman hindi sayang, di ba? Okay, matig advantage yung ating live for tonight. So, si Om, ito ba yung sa, ano, sa, yung sa kanin, yung pinapakain sa atin, yung bata? Om? Ay, Am pala. Am pala yun, no? Sorry naman. So, Om! Ano, nauntog siya sa equal high niya way back March 15, 2021. Then, after niya nag-react siya, boom, nagkaroon ng divergence. Currently, I think nasa 236 to. Or point, malayo pala, 0.5 din pala to, ah. Almost. Try nga natin kunin sa... Let's try to look for the bigger fib. Kung gagamitin natin itong malaking fib, nasa ano siya, no? Nasa 382 area siya. Ayan, nandyan siya. And ito yung playground natin ngayon kay OM. This one. Ayan. Okay? So, anong pwede nating abangan? Ito, huwag kang mafo-fomo dito, no? Ang ano kasi dito is, nasa matibay siya na bubong, eh. So, ito, medyo sideways to. Challenging yan. So, you can try to scalp na lang yan. Hanap ka lang. Ayan, 618 din pala yon. So, approaching siya sa 618. Wala pa talaga siya dun sa 618. So, abangan nyo na lang po, no, na mauntog dito. And you can look for a potential, ano, no. Pwede mong scalp kasi, ano pa rin, may apex siya dito, eh. Yeah, pwede mo, nagkaroon siya ng reaction dito, pwede yan, pansamantalang bumaba. Now you can try to take advantage of this downward move. Okay, pero for now, wala pa siya sa key levels. Wala pa siya sa mga bubong. So, waiting game lang. Okay, baka mag-sideways muna bago gumanon. Okay, so expect baka mag-sideways pa ito ngayon si OM. Alright, so yun lang po kay OM. Next tayo. JTO. Okay na si Tao, ano? Sir Dino. Chart na lang natin si Link. JTO and Link. JTO USDT. JTO. JTO. JTO, yun yung ginagawa natin, ano, nung mga ano tayo, mga college tayo, 'di ba? Pagka ano. Ah, OJT pala 'yan. Oh, JT pala yun. Mali si mentor nila ulit. JTO, currently nasa 786. Tama ba? Oo, dun sa area na yun, no? 786, pero sa bigger fib, 618 area. Karoon na siya ng bounce.
Okay, so almost same lang sa coin, no? Nagkaroon sila ng support and then nag-react doon sa support. Umangat ng pansamantala. So, anong pwede nating i-anticipate dito kay JTO? So, si JTO kasi... Ito yung, ano, no? Ito yung bubong. Ito yung mga bubong mo kay JTO, eh. Okay. Ayan, no? Then, paangat siya, no? So, ang bubong niya kasi, possible... Gamit tayo ng feed. Medyo noisy lang si JTO, no? Tignan natin. Okay, so... Support na butas niya. Possible umangat. Pwede, pwede pa umangat dito, no? Pwede niyang itry subukang balikan si 618. Kasi kung kukunin natin tong 0.5, wala siyang masyadong reaction for me, no? You can double check naman. No? Parang wala masyadong reaction for me si 0.5. So, ang two critical resistance kay JTO is 618 and 382. Ayun, as you can see here. Bam, bam. Okay? So, anong possible mangyari dito? Possible, sumideway, sideways ngayon dyan kasi nasa 382 na siya. Pero, ang interesting dyan, eh, pwede mo hintayin, baka magkaroon ng parang gantong pattern, no? Okay, magkaroon ng nakatagilid na head and shoulder, diba? Possible yon. So, ito, or ang pwede niyang gawin, two scenario, no? Pwedeng mag-pullback ng medyo isang straight bounce dito, then eventually umangat. Or, sideways lang, gumawa ng rectangle, and then umangat. Okay? Pero, possible pa rin yung mga breakdown, no? We can't, ano pa din, can't be very, very bullish always, no? Possible pa rin yung gumanon. Okay, so better timbangin mo yung mga indicators mo. Tingnan mo kung ano ba yung most likely or may mga signal ba. May mga signal ba na possible mag-complement sa idea mo. Okay, pero ito critical resistance na to. Abangan mo na lang. If ever magkaroon ng breakout, maganda abangan mo dito. Okay, papuntang 618. All right, kung shorting ka naman, be mindful, merong mga support na nakaabang sa iyo. Okay, and then if ever man magtuloy, eh, eto na yun, next na yan kasi dito wala nang masyadong supports eh, no? Either magtutuloy na yan pababa. Okay, abangan mo na lang din to si JTO, kung di man ngayong gabi, edi this week. Alright, so yun lang. JTO, what's next? Sunod. Sino ang ating isusunod na coin? Meron pa ba? Si Link nga pala, no? Ayan, si Link. Ayun. So, masingit lang natin, no? Actually, we are at 407 viewers tonight. Nako, paalala lang, no? Palike naman. Palambing po kami, Kameranda. Palike, kung di pa na ilalike. Subscribe. And, ano, share and follow. Yan naman kami, no? So, para sa mga susunod pang kabanata ng ating live, magkita-kita pa tayo. Okay? So, yun. Ngayon, balik tayo sa charting. Si Link ay... Gagamitin natin 'to, no, 'tong low to high na 'to. 'Di ba? Or kung kukunin ko naman 'tong malaki. Okay, so around that range, you know. Nasa range na siya ng support. No. Since dating support 'yon, 'tong malbog, dating support, naging support din. So almost the same, magkakapareha sila. All right? We can really expect kung talagang strong 'yung mga supports. Considering itong support na to is, yun nga, way back January 3 pa yan, 2024. So, multi-support, multi-month support, yun. Hindi yun basta-basta mabubutas. Ano siya, matibay siya sa mga ganyang pagtusok ni, ano, no, pababa. So, yun, we can potentially, ano, expect baka bumalik pa dito, no, mag-retest siya dito. Try nga natin kulungin pa to. Baka kasi ano lang din yan, Fibonacci level din yan. Mamaya, nasa 618 din yan. So, possible mag-make sense. So, actually, ito, hindi siya sa 618. Nasa ano lang siya, 0.5 area. Or nandun, sa area ng 618. Almost, yan. Ayun, 0.5, no? If ever man, pwede pa talaga sumagad, 618. Maganda tong chart ni Link. Hindi masyado magulo. Yan. So, ito yung playground mo ngayon kay Link.
right? So, ayun, like most of the coins naman, pataas siya. Teka, ano ba yung pinakamalapit niyang... Okay, meron siyang nakaabang na ano, no? 382, approaching siya sa ating 382 ngayon. Ayun, which is yung dati ring bubong. So, very, very useful to. Ngayon, ayan, paano yan, mentor, wala pa sa ano? Wala pa sa bubong. O, yan yung makakatulong sa'yo. Okay, so kung medyo mabagal ka pa sa SNR, sabi nga ni coach, try mo mag-chart. Ilang coins? 50 coin. Kung busy ka, kahit 10, di ba? Para, ano, ma-practice yung charting mo. So, ang nakikita natin dito kay Link, possible pa umangat. Considering nag-bounce siya sa isang key level support, meron din yatang, ayaw, meron din siyang convergences, karoon ng breakout dito. So, ang possible mangyari dito kay Link ay, let's try to analyze this. Okay. Ganda sana, no, kung napasok nyo po yung breakout, no, or even itong bounce na to. Kasi magtuloy-tuloy na siya eh, no? Abangan nyo to, no? Sa lower time frame, baka nagre-rectangle siya. Ito, abangan nyo to. Ayun, no? Gumagawa kasi siya ng rectangle po eh. Maaari kasing magtuloy-tuloy to eh. No, pwede kasing gumanon yan eh. So, abangan nyo siya ngayon. Okay? Kung mauuntog naman, wala pa kasi siya sa key level, no? Wala siya sa bubong na eh. So, I can't say kung magpo-pullback. Ah, ito. Sa maliit na fib, nasa 786 siya. If ever man respetuhin niya yan, pwede kang maka-expect sa kanya ng either another pullback, and then pwede pang bago magtuloy pataas. Okay? So, kung gusto mo na, pwede mong scalp pababa, mabilis lang. Okay? Pero kung gusto mo mag-long, dito ka na lang, abangan mo to. Pwedeng bounce or... pwede hintayin mo na lang yung tabo. Yan, dito. Okay? Either dito, pwede mo pang i-hold hanggang 0.5. Why not? Maganda si Link. Maganda, maganda. Watch out mo na lang, Kameranda. Okay? Dito ngayon, waiting game pa, no? Wala pa masyadong galaw. Konso pa siya. Waiting game ka na lang. Siguro mga ano lang naman, mga alas 3. De joke lang, no? Kung ano na, no? Kung antok na, huwag nyo nang hintayin. You can take advantage the triggers, hindi, yung mga limit orders natin, medyo aggressive lang. Pero kung talagang ano na, pass ka na sa trading hours mo, huwag mo nang pilitin, di ba? May kanya-kanyang oras yan. No, respetuhin mo din yung oras, magpahinga tayo. No, huwag nyo masyadong abangan ng madaling araw na nakatutok pa din. Okay? So, yun. Meron pa ba? I think we can, ano? Ayan, meron pa pala. Sabi ni Sir John Ron Lloyd Bautista, maayong gabi event. Maayong gabi ipod sa imuha, Kuya Lloyd Bautista. Mr. Dre, Manta. So, sa Manta, I think baka 0.5 din siya nag-bounce or 618 din. Interesting. So, maganda yung level niya, no? On Fibonacci ratio. So, almost the same, di ba? Magkakaparehas yung mga coins ninyo. Kailangan nyo na lang talagang mamili ng maganda na galaw. Okay? So, as you can see there, bounce siya. Currently, pataas siya. Ayun, nag-bounce. So, almost the same. Pili na lang tayo ng mga pinaka magaganda para sa inyo. So, itong trendline na to, I will not use this kasi dalawa lang. Pero possible din, oh. Lagay na lang natin para lang alam nyo yung playground, no? Around this area, diba? Either gumawa ganun. So, nag-bounce. Possible umangat. Yung mga potential bubong nito ay... currently, 0.382 din, which is interesting area din. Possible pong bumalik sa 618 or 0.5. Ayun. Maganda yung mga SNR ngayon, no? So, abangan nyo na lang. Ayan.
Okay, so approaching siya, no? Approaching. Maaring magtuloy-tuloy pa konti. Maaring bumuga pa itong mystery pataas, isa pa. Bago mag-react talaga dito sa 0.32 and either magtuloy pataas or baka umisang baba. No? Baka gumawa siya ng ganitong pattern. This one. Okay, baka saka siya mag-head and shoulder bago tuluyang tumaas. Okay, pero possible din yung tuloy-tuloy na taas, no? So, be mindful on that. So, ngayon, on intraday perspective lang, gusto mong makakita ng intraday or siguro scalp. Ang clear dito, wala pa siya sa bubong niya ng key level, no? Ito kasi yung look forward natin, eh. So, maliit na fib, butas na rin naman yung mga 618 and 786 niya. Ayan, so, tingnan natin to. Nag-ano kasi siya, eh, nag-bounce siya sa 382 yata dito, eh. O, diba? Nag-bounce siya. Boom! So, ito, hindi pa to tapos. Maaaring hindi pa yan tapos. So, scalping na to. You can scalp this one. Scalper yata to si Mystere, I believe. Menti ko to, eh, si Mystere. Kumusta po sa inyo, no? So, tingnan natin to. Madami tayong SNR pag scalping. So, kung beginner ka pa masyado, scalping is ano, no? Another lesson na pwede mong saka muna aralin. Yeah. So, currently 0.5 support siya. Pwede rin po itong 0.618 naman. Pero 0.5 yung medyo ano. Abangan nyo na lang po, no? Baka magkaroon ng mini breakout. This one. Okay? Baka magkaroon po ng mini breakout. Then, magtuloy pa siya pataas. Breakdown is also possible then. So, kung magbe-breakdown man, abangan mo to dito. Possible dito siya pumunta. Alright? So, yun lang naman kayo, manta. Sige. I think we can chart, no? I can chart last 3 coins, no? Siguro, meron pa ba? Sabi ni Kuya Derf, thank you sa Tao chart kanina. Na-trade nyo po yan? Nyo po ba yan? Congrats, no? Mantra. Okay, sige, si Mantra. Mantra, JUP, and Solana. I think yun na lang, no? Yun na yung last coin natin. Actually, almost yun naman na yun. Oo, tama. Sige. Chart natin si last 3 coins for tonight. JUP, USDT. Alright, JUP, USDT. Na-chart din po namin ito kanina. Chart natin ito kanina, eh. And ayun, same lang din, nag-bounce siya dito sa oras niya or old resistance niya na naging support and currently approaching siya sa bubong niya na wait. Let's try to use this one. Approaching po siya sa 0.382 na malaki. Okay? 0.382 na malaki. Pero currently nauntog siya sa basic resistance niya. So anong possible na abangan ko dito, mentor? Kung aabutin pa yung 382, you can try to look for what? Baka may ayan. Pwede pa siyang umisang taas, no? So be mindful din. Parang si Manta rin. Tingnan mo din po ito, no? I-analyze mo na lang 'to. So wait mo tong 618 na maliit, pwedeng diyan mag-bounce. Although meron ka ng left hand, ang critical question is, ang left hand ba nangyari sa key level? Okay? Kasi kung hindi pa yan key level, alam nyo na yung mga nangyayari doon. Okay, alam na ng mga ano natin yan. Nasa community natin. Okay, pwede itong trend line na to. I think pwede rin ba to? Ito na lang, gamitin natin to. So yan, no? Nandyan na siya. It's either magbabounce around that area, isang baba konti, and then bounce. Or kung magbe-breakdown man, yeah, you can wait for a breakdown here and then. Ingat lang, no, kasi ang dami niyang support na nakaabang. Pero bullish pa tayo dito kay JUP. Wait ka din po. Wait, hintayin niyo din po. Baka umisang baba pa kasi. Tapos, gawa ng triangle bago mag-breakout. Alright, monitor na lang. Watch out mo. Bantayan mo yung mga SNRs mo. Alright, for shorting, yun lang din. Hintayin nyo po yung breakdown dito. Okay, kung yan na yung legit na resistance. Okay, wait mo na lang yung breakdown.
Alright, so yun. Next two, last two. JUP, okay na. Solana. Tama ba? Oo, Solana and Waves. Yun. Solana. Sol USDT. Sol. So, si Sol, as you can see, nag-bounce dito sa dating bubong. Ayan, ba? And then, after niya mag-bounce, approaching siya ngayon sa point. Nabutas niya na yung 0.382 niya. Approaching siya sa 618. Mentor, di mo papansinin yung 0.5. Pwede mong i-plot and then i-double check mo. Mukha bang matiba yan? Mukha bang matiba yung pula? Or yung dilaw? Okay, so yon. Pero for me, I will look for the potential 618 resistance. Possible yung 0.5 pa din, pero monitor mo. Ngayon, currently, ayun naman po siya. Huwag na tayo mag-trendline. Dito na lang. So, tinatry niyang butasin yung 382, no? Strong yung buyers talaga ngayon. So, pwedeng gawin ito. Ayan, hintayin mo din to guys, no? Hintayin nyo din to kasi baka magkaroon ng mga pattern, eh. Baka magkaroon ng bounce lang, eh. Considering nag-bounce talaga sa key level. So, yung mga longs medyo strong pa or baka may mga holding pa sila dito. Di pa sila nag-TTP. They are looking forward for the key level resistance talaga. So, maaari pa tayo maka-expect ng mga isang angat. So, be mindful kung magsushort ka. Wala namang masama. Pero ito, yan. Ito yung mga SNR niya ngayon, ni Sol. Ganda to ah. Ganda to. For safe, hintayin mo yung breakout po dito. Hintayin yung breakout saan. Okay. Pero possible din kasi, no? For some reason, let's say, i-treat to ng mga trader na key level. Pwede yan mag-pullback. No, medyo malalim-lalim pa konti. Baka dito bumalik. Bago talaga tuloy yung umangat. So, kung maghahanap ka kagad ng long dito and then hold mo ng matagal, medyo challenging yon. Ayan, so possible po kasing. Pero itong area na to, 3-2 siya na malaki, diba, na binutas and currently binabalikan. Pero tingnan natin nga, ito, 2-3-6. Pwede kasi, no? Pwede pang ito. Abangan nyo po itong dalawang supports na to. Itong either 2-3-6 or itong 382. Medyo malalim yung 382. No? Yan pa. Monitor nyo na lang. So, basically, hintayin mo na lang po yung breakout. Kung mas safe yun. Okay? Huwag nyo muna i-bounce. Kung mag-short ka naman, eh, mga gantong kandila, no? Maaari kasing isang baba lang yan, eh. Baka ma-FOMO ka dyan. Huwag kayong ma-FOMO dyan, ano? Huwag po kayong ma-FOMO kasi baka right hand yan na maliit, eh. Pero monitor mo din. It's up to you, no? Kung ititrade mo yung potential short, scalping na yun, super liit ng area. Pwedeng ito po yung next mo na support. Okay, pero kung ayaw mo naman na super alanganin, hintayin mo na lang po either magbabounce ba dito, karon makakita ka ng mga pattern, confirmation, or dito pa, mag-3-2 pa. Alright, so ilang naman kay Sol. Pero ako, abangan ko na lang yung breakout para mas simple, no? Hindi masyadong komplikado. Alright, so yun lang naman. Last for today or tonight, si Waves. Check natin si Waves. Okay, si Waves ay interesting kasi ang nakikita ko sa kanya, nagkaroon siya ng activation ng kanyang head and shoulder, no? So, zoom out tayo no, para makita nyo saan siya nag-bounce. So, currently, nag-bounce siya sa malaking 786. Saktong-sakto, actually. Nang malaking time frame natin, ano? And that is almost equal low din nung February 2024. Currently, nandun din siya sa, ano? Sa multi-month support, no? Ngayon, si Waves, I think, nag-bounce din. Ayun, ginagaya niya din yung ibang mga coin natin. Possible. Yan, pwede pa po siyang bumalik, no? Pwede siyang bumalik sa $2.80, $8.17 na 618 niya ata or 0.5. Okay, around 0.5 area.
almost around that area na, pero let's try to use this basic ano na lang. So yun. Ngayon, wala pa siya sa key levels. Actually, nasa 3.2 po siya ngayon. Yan. That's why nagkakaroon ng reaction, no? Kakaroon ng pansamantalang ano, reaction sa kanya. Kung iti-treat natin yung 0.5. Pero ito yung next mo na support, no? Ito yung pinaka-logical po dito ngayon. Yeah, ngayon, kay Waves, nasa resistance siya. And kakaroon siya ng reaction. Two potential interpretation po kasi dito. Maaari sa iba ang iniisip nila, head and shoulder na to. Pwede po kasi ganito yung isipin ng iba eh. Ito na yung pinaka pattern, reversal pattern, na magkakos ng pansamantalang pagtaas. And then nagkaroon ng breakout. This one, the breakout here. Yan. And then itong move na to, potentially baka retest lang yun. Retest lang siya. Okay? And then possible mag-bounce, magtuloy pataas. Other interpretation naman, hindi yan yung right shoulder mentor. This is my right shoulder dyan. Wait lang. Pero I think hindi siya pwede maging right shoulder kasi hindi pwede, no? Dapat, hindi pwede to. Hindi. Kasi ito yung ano niya, leg niya. So yon, possible in ano po dito, no? Possible kasi nag-breakout na yung head and shoulder, nag-activate na po yung head and shoulder na. Abangan niyo na lang po itong support na to ngayon. Bukas or ngayong gabi po. Abangan niyo po siya. Currently 382 area ito, hindi ako nagkakamali. This one. Abangan nyo po dito sa area kung magkakaroon man ng mga patterns or confirmations ng bounce. Yun, very potential, maganda yan. Okay? Kung mag-short ka po dito for some reason, though possible pa rin naman, ang kaso lang ay meron ka support ngayon, meron ka ding next support dito. Oops. Ayan, dito support. Yan, okay. So, abangan mo na lang. Kung ififib natin, ano yung mga support na yun? Na malaking support. Dito, 3E2 pala. Yun. Okay, so monitor mo na lang po ito. No? Maghintay ka ng mga confirmations of the breakdown. Kung wala, huwag nyo pong i-breakdown play. No? Dahil, considering may pattern siyang nag-activate, eh, no? Baka strong ang ating mga buyers. Alright? Strong pa sila. So, possible po, two scenario, either mag-bounce yan o mungat. Okay, you can look for our setup dyan na, or pwede rin namang magtuloy pa baba. Watch out na lang. Okay, so majority ng mga coins natin, guys, magaganda yung chart nila. Okay, kailangan nyo na lang silang abangan talaga. Okay, wait lang. Let me go back sa ating main screen. So far, kumusta naman? May mga ano ba? May mga aabangan. Pasensya na sa mga hindi natin mag-chart, no? Bawi tayo. Bawi na lang tayo. And ayun, batiin natin. Andito pala si Coach. Shoutout niya si Coach. Hello po, Coach. Thanks, Mentor, for guiding our community. Hello, Coach. Ayan. Magandang gabi. Basahin ko lang yung mga comment nyo dito, no? Sabi ni Kuya J. Rain Bernardo, bear pa ako kay Bitcoin hanggang 67K. Bearish pa si Kuya Jiren. Ayun, no? Ano pa ang mga ano? Ano ba tingin nyo kay Bitcoin, guys? Malapit na halving, no? Take note ninyo, no? I-monitor nyo talaga yung mga live ni Coach. Pagdating sa TA, alam nyo naman. Okay? Alright. So yun ano, so for now yun muna, Kameranda, no, since we are ano na din, no? So this live is very short and ano lang, short and sweet live para lang din makumusta namin kayo. And ma-chart natin, no. I think marami din tayong na-chart. So kung di man natin na-chart yung mga coin ninyo, eh bawi tayo sa mga susunod. Kung members kayo sa live ni Coach or sa YouTube ni Coach, yun, kita-kits tayo bukas with Mentor Nel ulit. And ayun, sa mga ano naman natin, updates, no? Almost gabi-gabi naman tayo nag-live. Monitor nyo lang yung YouTube channel ni Coach. Okay?
sa mga members na natin sa community na kapag enrolled na ng courses. Again, ano, paalala ko. Meron po tayong sale, no? So kung gusto niyo ma-take advantage, nakita niyo mga ginagawa ni mentor, paano mag-chart, paano mag-analyze. Kung gusto niyo ay ganun din, why not? 'Di ba? Why not? No? Mag-invest ka sa learning mo. Mag-invest ka ng oras. Okay? Panahon. Even mag-invest kayo ng monetary. It's up to you. Okay, depende talaga sa gusto mo matuto. Alright, again, no, pasensya na sa mga hindi natin mag-chart. That's the last coin na for tonight muna, no. Pero siguro let's try to wrap up our tonight's live for a reminder. Okay, ito gusto ko ma-share sa inyo, no. Ano to? Share to ni coach, and kung hindi niyo pa nakikita, I want to reiterate and bigyan ng diin. Okay, kung bakit ba maganda or bakit napakalaking opportunity ng trading sa buhay mo, kung kinoconsider mo, nagdadalawang isip ka pa lang, try mo itong tignan. Try mo itong basahin itong post na ito. So let me share this to you, Kameranda. Nakita ko and very, very inspiring. Nakita niyo ba itong post ni Coach? Sabi ni Coach dito, your motivation to get better in trading para may passive income ka. Ano ba nakikita nyo dito, guys? Sa two picture na to. No? Nakita nyo, super traffic. Super init. Crowded. Daming tao. I believe, mga commuter ito. Mga, ano natin, mga abutihin nating, ano, nangangamuhan. Nasa corporate. Nagtatrabaho. Okay? Galalaan ng kanilang oras talaga para, ayun, merong maiuwi sa kanilang mga pamilya. And yun, we are very proud sa mga taong ganito, sa ating mga workers, no? Lahat, majority of you. Pero, I believe, no, kayong 300 na nanonood ngayon, 300 viewers, is, I think, kailangan mangyari itong live na to, eh. You know, para ma-share din namin sa inyo to, you know, in wider audience na, although kung nandito ka man sa situation na ito or kung hindi man dito sa actual situation na ito, meron kang mas bigger goals sa buhay mo at sa pamilya mo. Nandito yung trading. Okay? Ano ba yung trading? Sabi ni Coach, something you can do anywhere. Ba? Trade. Sa bahay. Lamesa. Laptop. Pwede nga yung iba, cellphone lang eh. Diba? You don't need to go where everyone goes. Aral ng maigi. Okay? Hanap ka ng work from home na trabaho, then put swing trading lang on the side. Aral, journal, be obsessed in learning and how to trade work. Okay? So, ano yung gusto ko lang ma-share dito or maging bottom line na itong post ni Coach na ito is that nasa kamay mo, Kameranda, na ikaw nanonood ngayon, nasa kamay nyo yung choice, okay, and yung ability mo na ma-take advantage ang trading na ito. Alright? So, kung ikaw ay may panahong manood, mag-scroll sa FB, sa TikTok, sa YouTube, yung mga random stuff na mag-aaliw sa'yo pansamantala, I really believe na meron ka ding sapat na oras para maglaan ng panahon para sa mga pangarap mo din. Para sa pag-aaral sa trading or sa kung anumang bagay na pinaniniwalaan mo, magkakaroon ng big opportunity, big impact sa buhay mo. Alright, with that said, lagi namin paalala, keep on learning, and if you think na trading is one of the reason na pwedeng magbigay sa inyo ng financial freedom, time freedom, welcome kayo. You are very, very welcome sa community na ito. Okay? So, yun lang ang short nating paalala sa inyo. Maraming salamat, Kameranda. We really hope to see you sa mga susunod pang pagkakataon, and why not, makasama sana namin kayo sa community po natin. Okay? Ayun. So, yun. Kita-kits, no? Kita-kits. Enjoy our community. Huwag mahihiyang magtanong. Okay? Dahil may mga mentors, coach, and admins po dito sa ating community. Maraming salamat. Stay guided. Stay disciplined. Stay profitable. With that said, maraming salamat. And as we say always, Kameranda, we love you 3,000. Maraming salamat po. Thank you. So much. Listen to the midnight radio.
Kamiranda, maraming salamat po sa inyo dahil tinapos yung ating content for today. Kung kayo po ay merong natutunan at tingin nyo ang inyong mga kapamilya, kamag-anak, kapuso, kapatid ay makikinabang sa ating content, please don't forget to click on like, subscribe, and of course, i-follow nyo na rin kami sa aming mga social media channels, mga Kamiranda. Ito po ay makakatulong para we can further disseminate our content to the larger population. Muli, maraming salamat po. Shalom at I love you 3000. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Kamiranda. Subscribe, like.